And yes guys, hello, welcome back to my channel. This is Leia Patiliada, ang babaeng mahabang patilya. And today, nakita nyo po na sa labas ako ng bahay, nasa kotse ako, pero nakapark lang yung car namin sa harapan ng bahay. Kasi yung itatopic ko po ngayon is medyo emotional and ayokong makita ako ng husband kong nagbablog na ito yung topic ko na malungkot ako kasi hindi ko alam kung ayoko siyang maapektuhan, no? So anyway, let's move forward na rin sa topic natin, no? Yesterday, nung nag-check ako ng mga videos ko sa YouTube ko, may nag-pop up na comments na hindi masyadong naging maganda sa paningin ko at sa pandinig ko kasi nga mga bashers sila. No? Itong comments na to is kinoment sa isang video ko kung saan kasama ko yung husband ko, which is yung most views videos ko in the same time counting. And I was so hurt kasi nakalagay dun sa comment na out of topic naman sa regarding sa video na pinag-commentan nila. Nakalagay doon na sa dami-dami ng babae ako pa daw ang inasawa nung asawa ko, and sabi bakit nagbabae na lang daw kasi daw sa Pilipinas or sa buong mundo pagdating daw sa Catholic is hindi tanggap ang kasal ng dalawang lalaki. First na hurt ako kasi siguro hindi ko alam kung paano makipag-deal sa mga bashers, and the second time kasi ako yung tipong tao na palaban talaga ako kung kailangan ko magmaldita, but may mga point din na pag natatamaan ako na nasasaktan din ako, and so that's what happened yesterday. And masyado ko siyang dinamdam. In fact, buong gabi medyo napaisip ako, na-stress ako kasi sabi ko parang kasalanan ko, bakit kasi ako nag-YouTube, and alam ko naman na YouTube is public, no? And sabi ko, naisip ko pa, dahil pa YouTube pa ako, di nadamay patuloy yung husband ko na tahimik yung buhay niya, no? And anyway, ako po is nag-YouTube and gumagawa ng videos kasi 2 years ago, nag-start ako nagkaroon ng fashion sa camera, pag-video. In fact, yung prenuptial na ako lang po gumawa nun, and tinuloy-tuloy ko na din kasi nga unang-una plain housewife po ako, so wala naman po akong galaw, wala po akong trabaho, asikaso lang po ako ng asawa ko, and hindi naman po ako nangangailangan ng pera kaya ako nag-YouTube. Kumbaga, ang YouTube is ginawa kong fashion dahil gusto ko naman nagbablog-vlog, kasi kung pera lang po, pwede naman po akong di mag-YouTube eh. Anyway, hindi ko lang po masyadong na-appreciate at nalungkot lang talaga ako dun sa comments na yon, kasi parang sabi ko, siguro dahil totoo na alam ko naman na hindi ko mapiplease lahat ng tao at hindi lahat ng tao matatanggap yung nangyari sa buhay ko o yung pagpapakasal ko. So, ang sa akin lang kasi nasaktan ako doon kasi nga, kumbaga, sana ako nalang tinira instead na damay pa yung husband ko na wala namang kinalaman, and at the same time, yung asawa ko napakabait po and he's been very supportive sa lahat ng mga gusto kong gawin sa buhay, and yung pagmamahal niya extended sa family ko. No? So, anyway, bigla niya akong kinausap kasi siguro nahalata niya na malungkot ako, and sabi niya, bigla akong na-touch nung sinabi niya na, alam mo, sabi niya, hindi mo kailangan matanggap ng buong mundo kasi sa relasyon natin ang importante yung tanggap kita, tanggap ka ng pamilya ko, mahal kita at mahal ka ng pamilya ko at mahal ka ng mga taong nagmamahal sa iyo, no? So bigla akong nagisingan kasi sabi ko, oo nga naman, bakit kailangan ako masaktan sa mga bashers or sa mga bad comments ng ibang tao? In the first place, hindi naman sila yung karelasyon ko, hindi naman sila yung pinakikisamahan ko, although na I have to learn kung paano makipag-deal sa bashers kasi nga YouTube is a social media, so public yan, so anyone pwedeng makapanood ng videos mo, anyone pwedeng makapanood ng mga kung ano-ano ginagawa mo or ina-upload mo, and you have to be responsible of what are you uploading na videos, no? So, yun po, wala lang. Itong video na to kasi I also want to inspire yung mga kagaya kong tao na maging matatag tayo, maging strong tayo sa mga bashers, sa mga magbabad comments sa atin kahit wala tayong ginagawa. Kasi alam niya naman natin na marami pa rin nasasabi na kapag bakla, salot. In some part, nakakasakit. In some part, kung yun ang talaga naisip nila, hindi natin sila mapiplease. And ako, honestly, wala akong natatapahang tao sa paggawa ko ng YouTube channel or pag-upload ko ng mga videos ko. In fact, may mga masasaya rin akong videos. May mga videos din ako na totoo naman, which is real talk naman talaga. And unfortunately, hindi ko pwedeng ma-please lahat, pero hindi po ako titigil mag-YouTube kasi lalo na ngayon po after nung bashers na natanggap ko, which is after 1 month, yun yung first bashers ko naman sila. But still, naisip ko, mas lalo akong na-inspired, lalo na sa sinabi ng asawa ko na bakit hindi ako mag-concentrate sa topic na yun. Total yun ang binasya akin, yung pagiging ako, yung pagpapakasal sa akin ng asawa ko, yung akong pagpili sa akin ng asawa ko kahit na hindi
ako babae. So sabi ko, okay, from now on, after ng video na to, ang gagawin ko is ipapakita ko kung ano yung buhay ng isang transgender na married sa isang lalaki. So sa lahat ng mga LGBT gen girls, guys, boys, bakla, tomboy, raban lang tayo, tuloy-tuloy kong gagawin ng aking pagbablog. Kahit ano man topic ko, as long na may inspired ko kayo. So, salamat po sa nanood. Thank you for watching. I hope you enjoyed and nakarelate kayo sa aking vlog. Keep safe everyone and sana matapos na tong coronavirus na to. And subscribe and click notification bell kasi ang susunod kong episode is Filipina married to a foreigner. Raban, I love you all. God bless you.